God's Day to all po. Good morning po uli. At welcome po ulit sa our prayer devotion. So today po, medyo mabigat po yung devotion natin sa araw na to, entitled Forsaken. Mag-try ka muna, Angelo. Yan. Okay, Forsaken. Napakabigat po na salita. Kaya po, mag-pray lang po muna tayo saglit kasi medyo malalim po yung ating pag-aaralan ngayong araw na to. And may God help us. Father God, thank you po sa araw na itong muli, sa message niyo po ngayon, Lord. Hindi po ako ganun kagaling o karunong, pero Lord, naniniwala ako na hindi niyo po kami pababayaan para hindi po namin maunawaan ng maigi. Kayo po ang mag-explain sa amin, Lord, at nawa po, Lord, maranasan po namin muli yung mga moments na to sa buhay ni Jesus para po makita namin kung gano'n ninyo kami kamahal. At maramdaman po namin ng totoong-totoo yung lahat ng pinagdaanan niya, Lord. Lalong-lalo na po yung time na to na he felt forsaken, Lord God, by you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, ang verse po natin, okay ka lang anak? Ang verse po natin ay makikita at mababasa sa Matthew 27 verse 46. Ito po ha, medyo madrama po ang ating verse ngayon. Sabi niya, and about the ninth hour, Jesus cried. Umiiyak din pala si Jesus. Jesus cried out loud. Ibig sabihin, sumigaw siya with a loud voice. Sabi niya, saying, my God, why have you forsaken me? So, ito napaka-dramatic na nasabi ni Jesus Christ sa buong entire na Bible. Yun yung tawagin niya, yung si God the Father na Diyos niya. So, ang sabi po dito ni Sir Max Lucado, Jesus' death on the cross is not a secondary theme. It is the core of the scripture. The crucial accomplishment of Christ occurred on the cross, lest we miss the message. God encased the climax of his story in a high drama. Ngayon talaga, dito makikita natin na napakahalaga pala nung crucifixion of Jesus Christ. Yun daw po talaga yung message na entire Bible. Dahil, siguro po, tingin ko dahil yun yung pinaka-reason kung paano tayo na-save. Eh yun yung may namatay para sa atin. At hindi basta-basta, hindi si Moses, hindi si David, hindi yung mga naging judges na kumbaga, very special na that the Son of God died for you and for me. Nung nabasa ko po ito, naiiyak ako kasi ramdam ko po yung time na sinabi to ni Jesus Christ kasi nga po magaling ako mag-imagine. Naalala ko po na hindi po ito yung unang salita ni Jesus Christ nung nasa cross siya eh. Andyan yung hiniling niya sa Diyos na patawarin yung mga tao dahil hindi nila ang ginagawa. Nandyan pa yung makausap niya yung dalawang magnanakaw na nasa gilid niya. Yung isa parang tinutuya-tuya siya, minamak siya. Tapos yung isa na tinanggap niya na si Jesus ay Lord. At sinabi niya na, Lord, pwede po ba alalahanin niyo ako pagka pupunta ka na dun sa paradise? Tapos nagpangako si Jesus Christ sa kanya na sasama siya. Pero ito na po yung pinaka sigurong climax talaga. Nung dito ko lang po nakita si Jesus Christ na talagang sobrang sakit moment na napasigaw siya. Siguro hindi nga lang sumigaw, para siguro umiiyak pa siya eh. Feeling ko talagang for the
for the years na nandito siya sa mundo, naging mahirap siya, sasabsaban siya, tapos lumaki siya na simple ang buhay, knowing na alam niya yung nung nandoon siya sa heaven, hindi siya nag-complain, nag-obey lang siya ng nag-obey kay God the Father in heaven. Kasama niya, ramdam niya, kasama niya parati si God the Father, andyan yung mga angels, andyan yung Holy Spirit sa kanya, sa ministry niya, nung mga miracles na ginawa niya. Tapos ito na yung time na yung before mapunta siya sa cross, na paunti-unti nandoon yung harapin niya yung fear, harapin niya lahat ng takot na bilang tao, yung tanggapin niya yung pagsalubong sa kanya ng with rejoicing. Yung pala yung mga taong yun, sila rin yung magpapakrucify kay Jesus. Ang hirap po nun, ha? Yung sabi niyang forsaken, ang ibig sabihin po kasi ng forsaken, yung hindi mo na kaya, wala ka ng kakayanan talaga, pero iniwang ka. So kung babalikan po natin, di po ba dahil dito lang po natin nakita si Jesus na nagsabi kay God the Father na Diyos niya. Tapos kung isipin po namin, sabi niya, my God, my God. Sa culture po ng mga Jews, pagka dalawa po yung pangalan daw na sinabi, meron silang relationship, may true relationship sila, may intimate relationship sila. Kumbaga, kadikit ko yan. Kaya ganun. Moses, di ba? Pag tinawag niya si Moses. O, pagka tinawag yung mga tao na dalawang beses, ibig sabihin, hindi basta-basta na kilala ko lang yan. Kumbaga, ibig sabihin nun, kadikit niya, may relationship sila. So, yung pagsabi dito ni God, ni Jesus Christ, my God, meron pa rin siyang reverence kay God the Father in heaven. Pero yung out of, alam mo, distress, out of sakit na nararamdaman niya, na napasigaw. Alam niyo, pagka, ba, napasok ka, aray, ano ba? Diba, ganun? O ganun din yun, parang, my God! Siguro yung kirot ng mga tusok ng thorns, kirot ba naman nung pinako ka, yung nasugat ka nga lang ng nag-i-slice lang ako, masugatan ako, mapapasigaw ka na, ay, aray ko! Ganon, di ba? Si Jesus Christ pa, tiniis niya na lahat ng tusok sa ulo, yung mga latay niya sa palo na may kutsilyong maliliit, ganon daw po yung pag sa likod ni Lord, meron, kung napanood niyo yung Passion of Christ, iiyak kayo eh. Pero tiniis niya lahat yun. Tapos, dugo-dugo siya, lumalabas na yung mga dugo sa katawan niya, kinuha niya pa yung cross, naglakad pa siya sa papunta sa bundok. Tapos pagdating doon, yung kamay niya ipapako, tapos yung mga paapa niya, sipin niyo yung mga buto na papasukan ng ano, di ba, ang sakit. Ang sakit-sakit. Kung tayo, very superficial lang yung sakit eh, nasasaktan na tayo. Kahit sa Angelo, ilang beses na na-operahan, pero thank you Lord, may anesthesia. Si Jesus, walang anesthesia. As in, yung lahat ng pain, lahat ng sakit na pwedeng maranasan, naranasan niya. Pero hindi man lang siya nagalit, hindi siya nag-curse, hindi siya nagsabi ng kahit na ano. Samantalang iba, matamaan mo lang, galit na. O kung minsan, nagsasabi pa ng bad words. Pero si Jesus, hindi. Out of, ano tawag doon, yung sakit na nararanasan niya, distress, yung stress na nasa, nasigaw niya, my God, why have you forsaken me? Pero yung intimate relation nandun pa rin. Yung trust niya kay Lord nandun pa rin. Pero at this very moment, siguro yung mga anghel sa langit, nag-iiyakan na sila ng bonggang-bongga, talagang, siguro kung pwede lang, God the Father, sige na, kunin na namin si Jesus.
pero hindi. That's how the all the angels in heaven obeyed God, the Father, the Creator. Tapos yun, siguro itong mga time na to, sakit-sakit din na nararamdaman ni God the Father. Ako nga, nung operan lang si Angelo nun, kami, pinapakita yung strong, may feel kami, pero kailangan harapin yung with courage, yung courage nga eh, harapin mo pa rin yung fear. Pero yung makita ko na i-ano siya, yung lalagyan na ng anesthesia, tapos yung o-opera, nai-imagine ko kung gaano kalika yung opera, tapos yung paulit-ulit, ang sakit-sakit po noon, parang pati ako ano to sasabihin siya, pwede mamatay. Si God the Father din dito talagang alam niya man, pero alam niya na makakayanan ng anak niya, makakayanan lahat ni Jesus, pero alam niya rin kung gaano kasakit yung dadaanan ng anak niya. Ako nga nakita ko lang eh, hindi ko pa nararamdaman, hindi naman ako Diyos, pero iiyak ako talaga pag nakita ko talaga yun. Eh si God pa, naramdam niya lahat ng nararamdaman natin. Alam niya kung anak niya pa yun nandoon sa cross at crucify. At ang pinakamasakit pa po doon, wala pong kasalanan yung anak niya. Wala pong kasalanan si Jesus Christ. At this very moment, makikita po natin yung si God being just, na si God na may isang salita dahil nasabi niya na eh. Tinuldukan niya na, kaya po, brothers and sisters in Christ, lahat po ng mga salita ni Lord na sinabi niya na gagawin niya. Lahat po ng nasa revelation, lahat po ng sinasabi niya doon, nangyayari at mangyayari na. Kaya yun pa rin po ang sinasabi niya. Kaya nga napaka-importante na makaalala natin kung ano ba talaga yung death ni Jesus Christ on the cross. Ano ba talaga yung ibig sabihin mo? Yung power ng death ni Jesus sa cross, and lalo na po yung power nung nabuhay si Jesus Christ sa cross. Sabi po niya nga dito, naalala ko po si David sa Psalm, sabi niya na with all faith na sinabi niya na mula bata ako hanggang lumaki ako, wala man lang akong nakita, sabi ni David na kahit sino na righteous na iniwan, na finorsake. Pero si Jesus dito, naramdam niya na he was forsaken. Okay lang kasi kapag halimbawa, iniwan ka ng boyfriend mo, iniwan ka ng asawa mo, masakit yun. Iniwan ka ng kaibigan mo. Wala man lang tumayo para sa'yo, kahit alam mo wala kasalanan. Eh, sila yung pero yung si God the Father ang mismong umiwan sa'yo, it is a life na hindi mo ma-describe. Parang hell na yun eh. Pag wala na si God sa buhay mo, it is a life na talagang hindi mo na matatanggap. Parang ang hirap-hirap dahil wala ang Diyos. Kaya po yung mga tao na hindi naniniwala kay God, napakahirap po ng pakiramdam nung ganun. Pero pagkasama mo si Lord, kahit na meron kang trials sa buhay, feeling mo lalakas ka pa rin eh. Feeling mo kasama ko si God. Pero pag wala si God niya eh, pag siya ang umiwan niya sa'yo, ang hirap-hirap po nun. Kaya nga po na tinake note ko po dito at sinasabi ko na abandoned by God is the worst thing that can happen to us. For Jesus took himself and all our sins, and God the Father in heaven, being just, being the man with the word, the man with of promises, hindi po niya pwedeng pakialaman o mabawasan yung hirap sa bayad ng kasalanan ng lahat ng tao. Tiniis po niya yun kahit masakit. Tiniis niya po yun. So, sabi po dito ni Sir Max Lucado, after ng lahat ng nangyari,
after the praying in the garden, after the trials, Pontius Pilate washing his hands, after the soldiers pounding the nails on the hands and feet of Jesus, ayan na. Nung natapos na, after all the pain na tinanggap ni Jesus Christ, lahat ng pasakit, ito na yung time na nung natapos na, God ebonized the sky and shook the earth. Diba po nag-earthquake nun? He cleaved the rocks and ripped the temple curtain. Ito na yung resurrection ni Jesus, yung nag-open na yung rock, yung tomb, tapos yung biruin nyo yung kurtina na kakapal-kapal, mapupunit kapag nag-earthquake. Hindi naman mo, kahit po yung kahit anong bagay, hindi mo mapupunit. Pero yun po yung napunit and unveiled the Holy of Holies. That is a victorious sign. Victorious po yun na moment, dahil nung pagkatapos ng death ni Lord Jesus, tapos resurrection, nandoon na po yung pwede na po tayong dumirekta kay Lord, na wala na yung mga time na yun na kailangan nila ng high priest, ng mga ano, dahil si Jesus na po yun. Si Jesus na po yung high priest natin ngayon. Pero bago ang lahat ng victory na yun, yun muna yung narinig ni God the Father, na talagang wala siyang magagawa kundi tiisin si Jesus Christ. At kung masakit po kay Jesus Christ yun, sakit din lalo sa kay God the Father, dahil bilang mga magulang po, ang akala ng mga anak, pag nasasaktan sila, nasasaktan lang tayo ng konti. Hindi yun ninyo alam, mga youth, mga anak. Sa bawat bagsak ninyo na nasaktan kayo, hindi nyo alam, ang mga magulang ninyo, sila yung unang napasubsob, mas malalim ang dapa kaysa sa inyo. Ganun po ang pagmamahal ng isang magulang. Kaya po pag nadapa kayo, dobling dapa sa amin. Meron sa gladiator nga, sabi niya, your failure as a child, sabi ng hari doon, is my failure as a father. Kaya po, mga kabataan, huwag niyo isipin na, hindi naman ako hindi naman ako ano ng mama ko, hindi naman ako, kumbaga hindi ganun kaano ang mga magulang sa mga pinagdadaanan nyo. Hindi po totoo yun. Mas grabe yung ramdam namin na sakit pag nakita namin nakasasaktan ang mga anak namin. Kaya po, sana mga kabataan, mga anak, tandaan nyo parati na ang pagmamahal ng Diyos, kaya binigay sa magulang, kaya kami binigyan ng tiwala ng Diyos bilang maging magulang. Dahil alam niya na ganun din kami magmahal. Hindi man namin matatapatan ang pagmamahal ni God the Father in Heaven. Pero compared, kumbaga sa inyo at sa amin, ganun yung sakit na mas mararamdaman namin tuwing kayo ay mismo ang nadadapa. Mas kami yung naunang nasusubsob. Mas nauna kaming lumulubog kaysa sa inyo. Pero yun niya, tayo uli. Tatayo tayo ulit. Sabi niya nga, this was the moment in which God put the wrong on him who never did anything wrong. Kaya sinabi ni Jesus na, my God, why have you forsaken me? Kasi hindi, walang magagawa si God dun eh. Tapos yung parabang ang ginawa ni Lord, pinail niya lahat yung kasalanan ko, kasalanan mo, kasalanan ng buong mundo. Tapos binigay niya lahat kay Jesus Christ. Kaya nga po, Jesus Christ was forsaken for you and for me. The Son of God was forsaken for you and for me. Kung hindi niyo pa pumaramdaman kung gaano kayo kamahal ni Lord, hindi ko na lang po alam. Sana po itong message na to, itong sentence na to na sinabi ni Jesus Christ, parating magmulat sa
isip natin at sa puso natin na ganun kakamahal ni God, ganun tayo kamahal ni Jesus Christ. Para mamulat tayo na sa mga lies na sinasabi ni Satan. Walang katotohanan niya lahat na sinasabi ni Satan sa'yo. Kung sino ka man. Kung ano pa man ang nangyari sa atin. Yun po. Napakalalim po nung ating ano ngayon at nakakaiyak. Pero, sabi niya po, no pain, no gain. Yung pain na hinarap ni Jesus Christ para sa atin, hindi lang po pain, it is death. His life for you and for me. Kaya po huwag po natin kakalimutan yun na may isang hari na namatay para sa akin at sa inyo, sa ating lahat. Kaya po, good morning po sa ating lahat. Sana po, every day na pag naalala natin, we will give glory to God the Father. We will give glory to Jesus Christ. And with the power of the Holy Spirit na makakayanan natin at babalik tayo sa Kanya. Salamat po! Pray na tayo. Pray na po tayo. Father God in heaven, hindi po namin ma-imagine yung sakit na naramdaman ninyo. Para po, i-forsake po si Jesus Christ na sobrang bait, the perfect son, Lord God, na meron ka. Wala pong makakapantay sa Kanya. Pero po, Lord, thank you. Speechless po talaga ako kung paano akong magpipray sa inyo. Para sa aming lahat, Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga pagkakamali namin, pagkakasala. Tulungan niyo po kaming maalala, Lord God, na hindi po basta-basta ang ginawa ninyo para po makasama namin kayo at magkaroon po kami ng chance, Lord, to be with you in paradise, Lord. Lord, sa mga tiwala na binigay ninyo sa amin, tulungan niyo po kami sa bilang mga magulang, sa lahat ng mga magulang na nanonood ngayon. Tulungan niyo po kami, Lord, na huwag po kaming mag-stop, Lord God, in praying for our children, Lord. At pinanghahawakan po namin, Panginoon, yung pangako niyo na kayo na nag-umpisa ng maganda sa kanilang buhay will be faithful, Lord, to complete. Alam ko po, Lord, na grabe po yung sinakripisyon nyo para lang sa amin na mga adopted ninyo, adopted children, and still giving us chance, Lord, para po makasama namin kayo dyan. Lord, tulungan nyo po kaming lahat. Tulungan niyo po kaming lahat to be prepared, Father God, hanggang sa pagdating ninyo. Maraming salamat po. Itinataas po namin ang lahat ng mga mahal namin sa buhay. Naniniwala at hindi pa naniniwala sa inyo. To unveil their eyes, Lord, sa katotohanan ng pagmamahal ninyo sa amin. The truth and the power of your word, the power of the resurrection of Jesus Christ, na regalo niyo sa amin. Maraming salamat po, Lord. To you be the glory and honor forever and ever. This we pray in the most powerful name of Jesus.
morning po.